Na-carjack ang sasakyan ng artistang si Arron Villaflor sa Quezon City nitong Sabado. At kahapon, tinamaan naman ng bato at nabasag ang windshield ng isa pa niyang sasakyan habang bumabaybay ito sa may Quezon Avenue underpass. Makibalita tayo kay Mav Gonzalez. Matapos ma-carjack ang bagong van ng aktor na si Arron Villaflor noong Sabado, nabasag naman ang windshield ng isa pa nilang sasakyan kahapon. Kwento ni Arron, minamaneho niya ang SUV sa Quezon Avenue underpass nang batuhin ito ng mga batang naglalaro mula sa itaas. Nag-crack ang windshield sa passenger side dahil malaking bato ang tumama. Mabuti na lang hindi nasaktan si Arron at ang kasambahay na nakaupo sa passenger seat. Hanggang ngayon naman, patuloy ang follow-up operation ng QCPD Anti-Carjacking Group laban sa dalawang lalaking nasa likod ng pag-carjack sa van ng aktor sa paunang investigasyon ng pulisya. Nasa loob ng nakaparadang van ng driver habang hinihintay ang kapatid ng aktor na si Nikki na namili sa katabing boxer sa Quezon Avenue. Kwento raw ng driver nila na tumangging magpakilala dahil sa takot na balikan siya ng mga suspect. Then pagbaba ng window niya, ayun, may sumalubong sa kanya na isang lalaki may hawak na 38 na gun. So yun, sinabi sa kanya, busog ka dyan, huwag ka maingay, ako magdadrive. Naka-receive ako ng tawag sa sister ko, she's Nikki, saying to me na nakikita niya yung pangyayari sa harap niya. Kuya, may pumasok sa loob ng van, hindi ko kilala kung sino yung lalaking yun, pero dumiretso ng mabilis towards EDSA. Mula Quezon Avenue, nakarating sila sa NLEX Mindanao Avenue Interchange kung saan iniwan ang driver at tuluyan ang tinangayang sasakyan. Skyway Patrol na ang naghatid sa driver sa pulisya. Kasi nakita nila sa CCTV na bakit may naglalakad dito sa expressway na walang damit. So inakala nila na isa itong baliw or no. So pinuntahan nila. Then by that time, kinausap nila yung tao. Then yun, salita ni driver kami. Nakuhanan po ako ng sasakyan. Natangay rin ng mga suspect ang gitara ng aktor na nasa van, pati ang wallet at lisensya ng driver. Dalawang buwan pa lang namamasukan kina Arron ang driver nila, pero hindi naman daw siya nagdududa na kasabot siya ng mga carjacker. Hinihintay ngayon ng mga otoridad ang CCTV footage ng bookstore at sa area ng NLEX Mindanao Interchange kung saan sinasabing iniwan ang driver. Maaaring chance sa panpito. There's an opportunity for the perpetrator tutok the vehicle dahil po yung sasakyan at yung driver ay nasa loob po. Pinaka-advice po namin, kung ihintayin nilang kanilang boss at iiwan ang driver, mas maganda na po maghintay sa waiting area at ilock ang kanilang mga sasakyan. Mav Gonzalez, GMA News.